Good day mga ka-Techbox. So ngayon, nidi-discuss natin na itungkol sa magandang pagpapatubo ng ating mga seedlings. So sa harap ko ngayon, ito ay mga kukupit. Dati-dati nung nag-explore pa tayo, wala talaga akong wala pang identity kung anong magandang o anong gagamitin kong media o medium para sa pagpapatubo ng mga seeds pagsusowing. So nag-try ako dati ng mga soil, mga carbonized rizal at kung ano-ano pa. So medyo hindi tayo successful. Lagi akong tinatamaan ng dumping off ng seedling. So ang dumping off, kapag lumabas na sila, bigla-biglang natutumba. Ang cause nun ay yung pagkakaroon ng fungi o mga bacteria sa mismong medium. So kasi yung mga cause nun is natural pest ng mga lupa. So pag hindi masyadong sterilize yung mga medium mo, talagang matatamaan yung mga seedlings natin. So ngayon, after that, nag-try ako ng kokopit. Pero nagtataka ako after 7 days kasi, sa ganung range ng araw, hindi na maganda o nag-stop yung tubo ng kokopit. So yun pala, hanggang 7 days lang talaga yung magandang tubo ng seedlings. Dahil yung nutrients na nanggagaling sa 7 days na yun is natural na nasa seeds talaga. Then after 7 days, magdedepende na yan sa kanyang medium. So yun ang wala sa kokopit. So ngayon, ito yung mga sekreto, yung mga ginagawa ng mga nagpapatubo ng seedlings gamit ang kokopit. So i-share ko siya. Pero disclaimer ulit, sariling experience ko lang ito. Huwag nyo gawing standard, gawin nyo lang basis o guide lang. Okay? So meron dito kokopit. Ang kokopit na gamit ko ay binibili ko online. Ito ay Coco Black, 5 kilos siya. Pero pag na-soak sa water, maabot siya hanggang 30 kilos. So, sa lagang 200, sulit na siya. Ito, stock ko to. Then ito yung, halos ito, wala pang, siguro 1/4 lang nito ito. Kung tutuusin, makarami talaga. Ito, tira ko, nung unang nagpaano ko, tira ko lang to. Okay, meron ako ditong kaldero. Ang una kong gagawin, sasala ko muna siya. So, mas maganda kasi ang seedlings kapag pino yung ating medium o media. So ngayon gumawa ako ng pansala. So ginawa ko lang to, then sakto sa size ng ating kaldero. So dito ko, diretso ko na siya dito kasi mamaya sterilize ko. So yung amount ng seed ng kokopit, so enough lang para dun sa gagamitin mo. So maglalagay ka lang. Then sasala mo lang siya. Ngayon, dadalhin natin siya sa kalan para sterilize. So, ngayon, nandito na tayo sa kalan. Papakuluan na natin siya. Pero bago yun, nilagay ko muna siya ng tubig. So, ang ratio na ginagawa ko is 1/3. So, 1 part ng tubig o 3 part, then 3 part ng kokopit. So, ganun lang. So, importante lang malagay ng tubig. Di bali, i-absorb lang din naman ng kokopit yun. So, pagpapakulo natin, 5 minutes lang. Pag kumulo, dun pala mag-start yung pag-oras ko ng at least 5 minutes. So, mas mahaba, mas mainam. Pero yung 5 minutes kasi is sa experience ko, okay na. Dahil since na-absorb nung kokopit yung water, so matagal siyang mainit. So, enough na para mamatay yung mga bacteria o fungi dito sa kokopit natin. So, itong pag-sowing natin, ang gagamitin ko seedlings ay lettuce. So, ito ay lettuce na luma na. I mean, dati ko na nagamit. So, try lang natin, baka sakaling tutubo. So, ipapakita ko lang naman kung paano ako nagpapatubo ng seedlings. So, dito, regardless kung malaki o maliit yung magiging seedling tray mo, importante lang is magkaroon ng butas sa ilalim para merong drainage yung o walang may stuck na tubig. Okay? So, simple lang ginagawa ko. So, tansyahan lang naman. Depende kung ilang seeds ang kailangan mo. Ito, maraming seeds. Take note lang po. Hindi po ito sponsored ng Ramgo. So, kalat nyo lang naman. Ayan. Dinamihan ko na kasi nga baka mababa na yung pag-germinate niya dahil medyo luma na.
Okay, ang role nito is dun sa lalim ng seedlings, kung ano yung haba ng seedlings is dapat yun din yung lalim ng ating pagtatanim ng seedlings. So, pero depende rin, mas mainam kasi kung bibili kayo ng seeds, mas mainam kung bibili kayo ng seeds, mayroong laging instruction kung paano yung magandang pagtatanim ng buto. Pero sa akin, so manipis lang talaga, enough lang na matakpan yung ating mga seeds. Then, huwag rin palang magsusowing hanggat hindi nag-cool down yung temperature ng ating kukupit. Hintayin muna nating lumamig bago tayo magsowing. So, after nyan, syempre, babasahin na natin. Babasahin na natin ngayon. Sabi itong spray natin. So, hindi naman kailangan na basang-basa. So, tansyahin na lang din. Enough na mag-moist yung ating seeds. Okay, so ito yung aking munting nursery. So dito ko nilalagay yung aking mga seedlings. After mong mag-sowing, ilagay mo siya kung saan naarawan ng at least 4 hours sa buong araw. Ito kasing pwesto dito, yung pwesto ko, nag-start yung maarawan ng 8 a.m. hanggang 1 p.m. So, okay na yun. So, nilalagay ko lang dito. Hinihintay ko lang na lumabas yung ating mga seeds. So, ito, kaya ko ginawa itong video na to is ito papakita ko. Ito, actually 8 days na ito. Ang problema pag ganitong mga seedlings sa kukupit, base sa experience, hindi na yan lalaki o hindi na mabagal na yung paglaki nila. Kung gagawin natin ngayon, lalagyan na natin siya ng working solution na half strength lang. So pwedeng quarter strength, pwedeng half strength. Mamaya tuturo ko sa inyo yung tamang paglagay. So ito naman, kita nyo dito, dating mga seedlings ko na. So, ito mga sobra ko lang. So, yung iba, nagamit ko na. Then yung iba, hinihingi. Then yung iba, nagamit ko rin nung last time nagpa-seminar ako. So, binibigay ko rin sa kanila. Hindi ko lang kung ilang days ito, basta medyo matagal na itong mga to. So, ngayon, titimpla na natin yung ating working solution na half strength lang, okay? So, ito yung method ko. So, ang half strength kasi, inulit ko after 7 days nung pagpapatubo ng ating seeds sa kukupit. Eh, kailangan mo siyang lagyan na half strength solution para may magkaroon na siya ng nutrient. Gaya ng sabi ko, hindi na siya, wala siyang kukunan ng nutrients kapag kukupit. Unlike sa ating mga soil, meron talaga. Para sa akin lang, nagfe-feel kasi lagi ako pag sa soil ako nagsusowing. So sa mga rice hulls o yung mga mixture na soil, medyo hindi ko alam bakit ako nagfe-feel. So lagi may dumping off. Kaya itong ginagawa ko. So karamihan naman, ito rin ginagawa ng mga nag-hydroponics sa laga. Gamit natin ngayon na snap. So ang full strength solution kasi nito is 10 liters sa 25 milliliters each ng ating snap A and B. So since meron tayong 10 liters dito, ang ilalagay ko lang is 12.5 milliliters o ml sa 10 liters na tubig. Okay? Meron akong syringe dito na 5 ml. So tansyahin nyo na lang. So, sa snap o sa mga solution naman, regardless kung anong unahin nyo, okay lang. So, inunin ako si A. Meron akong 5, 10, then, pero yung maging 12.5, naka pa lang 2.5. Okay, then, i-mix natin bago natin i-apply o ilagay naman si snap B. So ang tubig ko dito ay tubig lang galing sa gripo. So nahalo niya. Okay, sunod naman natin ngayon si snap B. Ulit 12.5 ml lang ulit. Mix na ulit natin. Then ito yung apply natin sa ating seedlings. So, meron ako dito ang pandilig, itong ginagamit ko pag-spray ng aking o pandilig ng aking mga seedlings. So
to pressurized na pandilig. Kaya nagtimpla ako ng medyo mas marami. Kasi okay lang naman dito dahil may stock, parang may stock ako. Then kung naisip nyo baka masyadong marami, so bawasan nyo na lang yung ratio nyo, gawin yung 5 liters lang itong tubig, then hatiin nyo rin yung 12.5 na Natsol natin, nutrient solution. Para sa akin, kaya nag 10 liters ako dito, sayang kasi may mga tanim ako dito sa lupa. So magandang pandilig to sa ating mga tanim sa lupa. Lalo mahilig kami sa sili, karaniwan o karamihan sa tanim ko dito sili ang sisipag magbunga, siguro dahil dito sa Natsol. So hindi talaga siya sayang, mamaya pandidilig din natin. So gagawin lang ito kapag hindi mainit ang panahon. So iwasan nating diligan o basahin ang halaman kapag mainit ang panahon. So best time na gawin to is early morning o late afternoon. So parang ito, late afternoon. Bago nyo lagyan ng half strength na Natsol, basahin nyo muna yung mga dahon para yung unang tama ng tubig sa ating mga seedlings ay hindi siya o wala siyang nutrient solution. So minsan kasi pag kapag may nutrient solution, pwedeng masunog yung ating mga seedlings. So pag nakita niyo yung basa ng mga seedlings, saka niyo lagyan ng working solution na half strength. Okay? Then kapag nalagyan niyo na siya ng half strength nutrient solution, basahin niyo lang po ulit para ma-wash out naman yung half strength sa dahon. Dahil ang target lang naman natin ay yung ugat. So ginagawa natin to para hindi maiwasan masunog ng ating mga seedlings. Okay, ang ginawa ko kasi dito ay seedling tray. So paano naman kapag ganitong seedling tray talaga na pang seedlings? Ito kasi plastic tray na na-convert lang na pang seedlings. So the same, para hindi nyo nagawin yung method ng pagbabasa ng mga dahon. So ito ginagawa ng karamihan, meron tayong container o pwedeng tray din o styrofoam na may linings, may PE plastic. So pag pinapatong natin, example ito na yung ating seedlings, pag pinapatong natin, so ang ginagawa dito ay na-apply dun sa mismong container na pinagpatungan para wala nang para hindi natin binabasa yung ating mga dahon. Pero ito kasi ang disadvantage talaga nito is kailangan matyaga ka at marami kang time para isa-isain mong ilagay yung mga buto dito sa ating seedling tray. Noong ginagawa ko rin to, pero napansin ko mas mabilis talaga kapag ganito ang method na ginagawa ko, yung mga plastic seedling tray. So inulit ko, next na apply ko dito ay every other day kapag half strength yung aking nutrient solution. Pero pag gusto nyo yung daily, pwede nyo siyang gawing bawasan nyo quarter strength o 1/4 strength ng ating nutrient solution. Okay? So daily mo siyang gagawin, pero once a day lang, either umaga or hapon. Pero huwag nyo kalimutan yung method na pag huwag nyo hayaan na direct babasa yung ating mga seedlings gamit lang yung nutrients na ginawa natin on yung working solution. Kailangan basahin mo talaga siya para maiwasan yung sunog. So sa method na to, sigurado ako gaganda yung tubo ng ating mga seedlings. Basta importante lang dyan, enough sunlight, at least 4 hours, then keep your surroundings clean talaga para maiwasan natin yung mga unwanted na fungi o bacteria sa paligid. So ito matagal ko lang ginagawa, sigurado maganda yung tubo ng mga seedlings. Parang ito yung method ginagawa ko, ito mga sobra ko. Ito parang sayang dahil hindi ko na makasya magamit, matanda na silang tutusin. Pinulit ko po, itong ginawa ko lang ay para sa mga gumagapit ng cockpit as medium sa kanilang pagpapasidlings. Pero kung magaling talaga kayo, marunong talaga kayo sa ibang mixture ng soil o ibang medium, mas mainam po. Kasi nga sabi ko, after 7 days talagang maghahanap ng nutrients itong
seedlings natin. So kapag hindi siya soil, kasi ang soil mayroong mga natural nutrients talaga, pagkukupit lang hindi talaga enough. So yun lang po. So next time na susunod kong gagawin video is paano naman magpatubo ng seedlings ng 100% gamit ang mga ordinary na seeds lang. So para sa susunod na video na po, yun ang gagamitin natin ay tissue method. Okay, so salamat po sa panonood. So subscribe lang po para sa mga iba pang susunod na hydroponic video. So salamat po.